sabi ko nga sa inyo, expected ko na yan kay Drilon. Expected ko na rin yan kay Binay. But si Aimee Marcos, parang hindi ho ata magandang tingnan. Para sa akin ho yun ha, parang hindi ho ata magandang tingnan. Di ba? Hindi ho, hindi ko ina-expect yun eh. Hay nako. Oh, gusto nyo pa ng isa pang balimbing? Oh, ito pa halimbawa ng isang balimbing. Ito, dati sip-sip din to kay Duterte. Sip-sip na sip-sip! Magsama-sama kayo mga sip-sip! Ngayon eh, todo baligtad na. Okay, diretsang tanong. Okay, Gov, unang tanong muna. How are things in your neck of the woods, Iganga? COVID-wise. Well, COVID is raging. I think we're number one in the country, largely because we're the most densely populated and the least vaccinated. Ang ganda na sinabi ni Jason Sandoval. Tanong ko lang, bakit hindi kinorek ni Aimee? Yun na nga ho yan eh. Alam mo, ganito yan. Para ho sa kaintindihan ninyo, naalala ko to. Nung panahong si Mocha ay nasa PCOO pa, hindi maipasa-pasa yung budget ng PCOO, kinokontra. Ito, totoo ito. At that time, JB Ejercito was there to somehow defend, and we appreciate it. Soto was there to defend yung mga pabalang na tanong ng mga like nila Bam Aquino, yung mga time na tanong nila Grace po. Kasi nga ho, ganun dapat. Pag ikaw ka-alyado, naturalmente na ikaw, pagka merong isang oposisyon. Kasi, bakit? Bilang si Mocha na assistant secretary at that time at PCOO, hindi siya pwede mag-defend ng grabe. Bakit? Babanatan siya. Mapapaya siya. Aawayin pa siya ng senador. Di ba? Kaya nga, ang trabaho ng mga quote-unquote mga kaalyado ni Pangulong Duterte doon sa Senado is to defend yung mga tao niya. Hindi man yan pinag-uusapan, it's a taboo. Ano yan eh, parang, pero kasunduan na yan. Yung mga kakampi ko, dapat i-defend yung ahensya ng gobyerno. Pero ano nangyayari ngayon? Dahil nga patapos na si Pangulong Duterte sa pwesto yung mga yon, isa-isa na hong hindi. Ito na nga eh, the fact na hindi mo dinefend, may problema na tayo dyan. May problema na ho tayo dyan. Hindi mo dinefend eh. Supposedly kaalyado ka ni Pangulong Duterte tas hindi mo i-defend. Diba? Pinagkakaisa na, pinagtatawanan na yung tas hindi mo i-defend. That's not nice. For a major population area. I've been pleading with the national government for additional allotments for the last month. And slowly it's beginning to trickle in, but hopefully we'll get more in the coming weeks. Kayo ang nasa ground. Ulitin ko, Glenn Saldo ha, hindi mo ata po naintindihan, sir. The fact na hindi dinefend ng mga kaalyado, we have a big problem. Kumbaga, nung ground zero, ano po kaya ang pagkakamali, kung meron man, ng gobyerno sa paghawak ng pandemyang ito? We were late in the procurement game. Mabagal talaga. It's very alarming. Alam mo, may naaamoy ako dito sa interview na ito. May naaamoy ako, Madam Lucci. Sa bagal ng dating. Wala kasing playbook eh. Ayun ang problema rito. We did not focus on the preventive side, on the curative side, like the vaccines, like building more hospital beds, having a longer lockdown para, and locking down our borders very early para ma-contain yung virus. More frustrating the dealings that seem to be unraveling right now. Alam mo, eto ah, kung titingnan nyo, okay? Kung titingnan nyo po, tama naman yung mga sinasabi niya eh. Oh, di ba? Actually, matalino siya. Tama yung sinasabi niya. Early lockdown, hospital. Ang tanong, nagawa niyo ba sa Cavite yan? Hindi, kasi ganito lang kasimple yan eh. Marami hong madunong sa Pilipinas. Marami hong napakatalinong politiko sa Pilipinas. Napakarami ho niyan. Ang tanong, sir, nagawa niyo ba yan sa Cavite? Yung totoo. There's a special place in hell for people to profit from a crisis like this. Nakakaawa naman yung mga Pilipino. Akala mo banal na banal, there's a special place for in hell. Anak ng... Hindi eh, di ba? Ganun lang naman kasimple yan eh. Ano ang sinabi? The fruits
Oh, 'di ba? You would know them by their fruits. Ano ibig sabihin ng you will know them by their fruits? Kung anong lugar ka? Saan ka namumuno? Maayos ba? Kung hindi maayos at hindi tugmado sa sinasabi mo, wala kang karapatan. Explain mo nga sa amin further. Anong masasabi mo sa mga naging reaksyon ng Pangulo dito sa lumalabas na sa hearing ng Senado tungkol sa korupsyon sa kanyang gobyerno? Ako, I stated my position very early. The country is desperate for leadership. The people are looking for hope. The people are looking for solutions. I entered college in 1986. Katulad niyan, desperate na for leadership. Eh, ang tagal yun ng leader sa Cavite! Hindi, di ba? Ang tagal yun ng leader sa Cavite! Sabi ko nga sa'yo, yung mga taga-Cavite nga nagsasabi na wala namang nangyayari. Bakit? Sabi niya, ba't kami nananalo? Sino ba kalaban nyo? May kalaban ba kayo? Takot nga yung iba lumaban dyan sa inyo eh. And times are bad. But this is really, really worse. Where do you think he went? Really, really worse. May pandemya eh. Wrong. If he went wrong. I think that the president campaigned on a single mandate of eliminating drugs and peace and order. I don't think it was in his mindset to handle a pandemic, and I don't think that the people he chose were prepared to handle it either. Will this affect your position in regard to President Duterte? Well, I'm always for the president to do his best. I'm always for the president to lead their country. And hinihintay ko lang naman na sabihin ka sa amin kung ano ang kailangan gawin. Pero marami nagsasabi, diretsahan na po, na kayo raw po ay expert in the art of balimbing. Ay, how do you expect? Tingnan natin na, nung tinanong, eh, kayo daw expert sa balimbing. Oh, tingnan nga natin kung ano sagot niya. People to believe that this time what you're saying and doing is all based on what you believe in and not on what you believe or who you believe will win. I've learned my lessons. I have apologized. Nag-usap na ako kami ni Vice President Binay tungkol sa nakaraan. We're really in a good place right now. I have not committed myself to anyone, but I've been very vocal on what I think kung ano nangyayari dito previous. Sabi niya okay lang daw sila ni Binay. Yun lang yung sagot niya, okay na sila ni Binay. Bakit hindi sinagot yung tanong na kilala ka bilang balimbing? Ano masasabi mo? Okay na kami ni Binay. Anong pakialam namin kung okay na kayo? Ang tanong is, ikaw ba balimbing? Kilala kang balimbing? Okay na kami ni Binay. Sabi nga nila, ito sabi nila, payo nila ito sa mga politiko. Pag hindi mo na alam yung sasagot mo, iba yung isagot mo, bahala na si Batman. Ganun lang kasimple yun.